At yan guys, subukan natin. Yung travel niya. Ganyan na lang. Hello guys, welcome back to my channel. Bali, day off ko today and kararating lang ng order ko from online, in order ko to from eBay. Balak kong i-upgrade itong Hikapa 5.1. Nag-order ako from eBay. Ito siya. Ito siya ay pang short recoil buffer. Balak ko siyang ilagay dito sa loob. Para kasi yung stock niya na rubber sa loob medyo matigas. Balak ko siyang i-short stroke. Kasi yung normal recoil niya is mga hanggang dito. Siguro pag malagay na natin tong recoil buffer is siguro estimate ko guys is mga siguro mga dyan. Tamang-tama lang ng yung hammer niya is matutulak niya dito. Siguro mga dyan siguro. Ito yung original niya. Andyan. Siguro sa tingin ko mga ganun. Tsaka nakatulong din ito siya guys na parang shock absorber. Bawat color nito is iba't iba yung kanilang tigas. At yun, huwag na natin patagalin guys. Kabit na natin. Red lock. At yun guys, nabuksan na natin. Tingnan natin kung anong laman sa loob. Mayroon siyang tatlong washers. Yan. Bali, ito siyang ilalagay in between. Parang ganun. Ito muna. Tapos yung washer. Ganyan. Parang ganyan. Yung washer is dyan in between sa mga rubber damper kumbaga. Para siyang shock absorber sa loob, lagyan natin ito doon sa may recoil spring para yung travel ng kanyang upper slider ma-shorten. At the same time, para may extra cushion din siya sa loob kasi yung original na rubber kasi guys sa loob is matigas. Yung stock rubber niya doon sa recoil spring is matigas. Tsaka guys, itong bawat color na to is magkakaiba. Itong color black is matigas talaga siya, like same ng original niya sa loob ng stock kanya rubber sa loob. Tsaka ito namang orange, baga nasa medium strength siya. Itong blue, pumapangalawa siya dito sa black. Yung lambot niya. So, itong pinakamalambot. Itong yellow. Yan. Subukan natin. Tanggalin muna natin. Press lang natin to. Yan. Dapat itapat natin dito sa unang butas. Dito. Yan. Yan natin tanggalin. Sita side muna natin yung lower frame niya.
Ito yung sinasabi ko, guys. Dito sa recoil spring niya. Ito yung kanyang stock. Ako kung nakikita nyo. Yan, nanipis lang at saka matigas. Yun, isushortin natin siya. Para yung travel nitong upper slider, ma-shorten din yung travel niya. Push lang natin dito sa harap. Oops. Tumalon pa. Yan. Ito yung kanyang hub chamber. Ang maganda kasi nito, guys, is fixed siya. Fixed barrel. In the future siguro nagbabala ka kung mag-upgrade ng hub chamber. Yung maple leaf. But maganda naman quality nito. Siguro in the future upgrade ko rin to into maple leaf na brand. Yung kanyang hub chamber. Tanggalin na natin itong washer. Tsaka itong rubber damper niya. Yun. Nakikita nyo, guys, so ang nipis. Compared to this one. Like. Oh. But I don't know if kung same ba sila ng diameter sa gitna, yung butas. Yun. Okay lang. Try ko muna yung tatlo. Iuuna ko tong yellow or tsaka itong orange. Mga ganun. Or dalawa lang muna siguro. Ito. Yan. Washer. Then yellow. Then washer ulit. Then yellow. Ang unang upgrade. Original pa rin na recoil spring. Balik muna natin yung kanyang chamber. Yun yung bar. Try natin kung kakasya pa siya sa tatlo. Kung hindi, babawasan natin ng isa. Dalawa lang yung lalagay ko. Yun. Hindi siya kasya, guys. So, dalawa lang yung ating ilalagay. Try natin itong dalawa. Hanggang dalawa lang. Yan. Subukan natin. Hanggang ganyan lang.
yung travel niya. Yun din na lang. Ang disadvantage lang pala nito guys, if maglalagay ka ng upgraded na buffer, is pag ma-empty na yung magazine mo, is hindi na siya naglalak sa blowback niya. Kasi shorten na nga yung kanyang distance ng kanyang recoil upper slider. So, dola nito. Hindi na siya tatama dyan pag mag-empty mag. Hanggang dyan na lang siya yung... Yan. Hindi na siya aabot. Okay, subukan natin. At yun guys, kung nagustuhan niyo tong video na to, don't forget to like and subscribe. See you again sa next update. Thank you for watching.